This is Bomb Hoops Podcast. What is up, guys? This is Bomb Hoops Podcast, hosted by Jem and Jello. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and help us reach 1,000 subscribers. Click the notification bell as well, so you are always updated on our latest releases. So, it's another episode. What we got this time? Okay, balik tayo sa local hoop scenes. Syempre, yung favorite nating player, nagpapadami ng interactions natin sa YouTube. yung pinaka-hoop ng country natin to finally have a homegrown NBA player in kay Sotto. So, syempre, kung narinig mo, he actually committed to the Gilas, Pilipinas for this upcoming FIBA window. And actually, dumating na siya. He's currently serving his quarantine, mandatory quarantine ata. Pero I think by this week ata or next week, pwede na siyang sumama sa trainings ng Gilas, Pilipinas. So let's start. Tingin ko ba ano yung magiging impact sa Gilas neto? Actually, syempre, since we are Filipinos, konti yung mga matatangkad nating players, kailangan natin ng center. And sadly nga, hindi makakapaglaro si Junmar Fajardo. So, with that being said, kailangan natin si Kai Sotto in the middle. Kasi if you can remember yung nangyari last FIBA window, hindi maganda yung naging performance ng mga big men natin against Thailand, na the center of the other team scored around 20 plus 30 plus points on their heads. So while facing stronger opponents in Indonesia and Korea, hindi pwede yan. And I'm pretty sure kung mag-dominate yung big men nila, which are imports by the way, malaking chance na matatalo tayo kung ganun yung mangyayari. So ayun nga, with that big body to match against the import ng mga ibang team, kasi since Kai Sotto is 7'3", bihira ka makakita ng 7'3 na player. And with the training and the skill of Kai Sotto, maninibago tong sila Ricardo Ratliff and Lester Prosper na mga imports ng mga makakalaban nating team for this upcoming window. Syempre, with his height, yung skill niya rin, magandang inside presence yon, and he's a scoring big. Kung makikita mo sa mga training videos niya, he's practicing his jump shots, his post moves, and even back then sa under 16, under 17, under 18 days niya with the Gilas program, dinidream shake niya yung mga kalaban niya na taga ibang bansa. Even 7-footers na kalaban niya, pinapanis niya, dinidream shake niya, head and shoulder fake passes, and kumakagat. So may innate talent talaga si Kai Sotto with ball fakes. So, and he's a good pick and roll or pick and pop option dahil nga sobrang na-develop na yung perimeter shots niya, and yung shooting form niya sobrang ganda, kung ako yung tatanungin for his height, and yung touch niya, something na nandun na rin sa kanya actually. He was actually a good free throw shooter even back then nung nasa Gilas youth pa lang siya. And lastly, I think he's an underrated big man ball handler. And dahil nga sa futuristic or rather modern basketball na ina-adapt ngayon ng international ball, magagamit si Kai Sotto dito kasi he's a center who can be a ball handler and be somewhat of a playmaker as well. So ikaw ba, Tol, anong tingin mong impact niya sa national team natin? I think actually malaki yung magiging impact niya sa national team natin. Although meron din possibility na hindi. Because he's a new player to the team na alam nga natin, is have been playing for a couple of months na rin, for a few months na. And for a coach, hindi, bihira nga yung magsasalin ka ng isang player, even though super talented and super tall for the team, hindi mo ipapasok basta-basta yan sa lineup mo, knowing na pwedeng ma-disrupt yung rotations and yung spots ng players mo na usually nakukuha nila. Kasi malaking space yung kukuha nila sa floor nito. A 7'3 player with that much range, that much scoring ability. Medyo, kunwari, yung mga players sa katulad ng
sila Baltazar, pwedeng mawala yung spots nila sa perimeter kung merong kukuha sa kanila. And for me, I think yun yung magiging issue sa pagdating ni Kai Sotto sa team na to. And he's gonna play for what? 2 games ng parang ano eh, if I'm gonna use Kai Sotto in this situation, he's a break case if ano, if emergency. So if ever i-burn tayo ng mga import big men ng Indonesia and ng Korea, doon ko lang pakakawalan si Kai Sotto just to see if he can actually play up to their level. And even then, I think I still have doubts because these are grown men playing against a 19-year-old. Even though 7'3 siya, yung physicality, iba talaga pagka bata ka pa against grown men. I think naranasan naman natin to when we play with players na mga tambay lang na matatanda na. Parang kahit sabihin natin na mas matangkad tayo or parang mas bata tayo, grown men's strength is still grown men's strength. And kaya nga, ano, hirap. Kahit patanda na yung tatay ko, nahihirapan pa rin akong talunin siya sa basketball for some reason. And di ba mga pag ano, yung mga, for example nga, sabi mo, yung mga tambay sa court, though perhaps we might be more skilled or mas magaling tayong shooter, Diyos ko, kung ano, kung makapilit yan sa ilalim, talagang magkakapasa ka. And actually, since nasa Clark tayo nag-aaral nun, every time na dumadaan tayo, di mo may basketball court yung mga Air Force doon. Kita ko yung mga, ako, paano maglaro yung mga sundalo. Grabe, as in, though wala silang finesse, bawing-bawing sa ano, physicality. And yun yung na, ano, nabibigay ng experience na natututo ka paano gamitin yung katawan mo. And dahil nga, mas nakakapag-train ka na, mas develop yung body mo. And syempre, pag mas na-develop yung body mo, mas batak ka. So, mas masakit yun kung babangga ka. So, with that bro, actually, dahil sa ginawa nito ni Kai Sotto, hindi na tuloy yung naging sure kung makakasama pa siya sa Ignite team. Actually, isa sa mga reasons dito is, dahil nga sa bubble tournament setup ng G League. Una, nakakita naman natin yung bubble tournament ng NBA noon last time, di ba? Sobrang daming restrictions, and even I think it was Rashawn Holmes ata na yung tipong umorder lang siya ng pagkain sa labas na pa-mandatory 14-day quarantine siya. Yung kay Lemon Pepper Lunga, di ba? Hindi mo makakalimutan yun. So, hindi na order yun tal eh. Dine-in. Ayun ya. So, pag si Kai Sotto, he will be coming from the Philippines. After na Philippines, pagpunta niya ng Doha for the FIBA window, may quarantine doon. Then after the Doha window, may quarantine na naman yung pagdating niya sa US. So yung time na yun, let's assume it's around tigto 2 weeks yun. Sobrang daming nasayang na oras for Kai Sotto na perhaps na-devote niya sana in developing his game in the United States. Kasi alam naman natin na mataas talaga ang level ng basketball sa US. Kahit sabihin mo si Tab Baldwin pa yung coach or sa Gilas siya naglalaro, iba pa rin talaga na NBA coach yung nagtuturo sa'yo in Coach Brian Shaw nga, na naging head coach na rin ng ilang NBA teams. So, Ayan. And if you consider nga yung difference na yun, malaki yung mawawala eh. I mean, if you can play for a level like that, for what, 20 games, 15 games, compared to playing just 2 games sa Gilas, anong difference? Una-una yung level of play, and pangalawa yung consistency. And for a project player like him, we really have to wait for him to develop. And judging from the way that he's doing his career right now, na pinili niya maglaro for Gilas instead of playing for the G League Ignite team right away, I think this is a step towards development first, then instead of going directly to the NBA agad. I mean, malaking bagay kung makapasok agad sa NBA. Look at Kobe na sumugal, na imbis na mag-college siya just to get to know how to a higher level of basketball, he chose to play agad sa NBA. And that worked well for him kasi nga ano siya, high level prospect siya. Pero for a low level prospect na tulad ni Kai Sotto, it would be preferable kung maglalaro muna siya dun sa level kung nasa siya ngayon, stabilize muna yung career niya dun, yung maging, kumbaga magkaroon muna siya ng steady hand dun sa level of play na yun, tsaka siya mag-move dun sa next level.
And ayun nga, since, let's face it guys, wala sa level nila Jalen Green, nila Cade Cunningham, itong si Kai Sotto. And those prospects are actually considered to be generational talents by ano, draft scouts as early as now. So, perhaps, Kai Sotto might be a steal, similar to Nikola Jokic, Malcolm Brogdon, those kinds of talent. Yeah, Manu Ginobili. Hindi naman porque highly touted ang isang prospect is sila lang yung malakas. Ang dami ng mga five-star recruits na ano eh. Na naging draft bus eh. Yeah. Na, yung iba nga, naging undrafted eh. Mm. So, ayan, going back to Kai Sotto, kahit hindi siya makapag-NBA ng maaga, it doesn't mean na hindi na siya makapag-NBA for good. Mm. And, ayun nga, let's move on sa ano magiging effect sa draft stock niya since usapang NBA naman na tayo about him. Feel ko itong mangyayari, gagawin niya sa Gilas, perhaps it will decide kung handa na ba siya sa NBA o hindi. Kasi makikita natin yan kung sa level ng output niya in these coming games. Kasi ang mga kalaban niya dito are not NBA level talent. So, kung makakapag-dominate siya in this level, perhaps we'll be able to see na he's worthy of a spot in an NBA roster. Similar to what Rui Hachimura did. If I can remember yung debut ni Rui Hachimura sa Japanese team, Japanese national team, tinalo nila yung Australian team led by Thonmaker niya, yung favorite nating ninja. Flying kicks. So, ayun nga, kaya dun nakilala si Rui Hachimura as a lottery pick level of player. So, perhaps this might be a blessing in disguise kay Kai Sotto na since hindi nga siya nakakuha ng minutes sa G League Ignite, well, at least sa mga tune-up games nila, at least mabababad siya dito. Tapos, kung mag-dominate siya, let's say, perhaps 2010 game or 2510 game in a FIBA setting, I think that's good enough for me na masabing he made an impression to the NBA. Ako naman, if you're gonna look at it in the same way as yours, I think tama naman talaga na kung magdo-dominate siya. And that is if he dominates. Pero, I think this is actually kind of playing safe on the part ni Kai Sotto. Kasi kung mag-dominate siya, and that would be great. Ibig sabihin, pwede na siyang lumipat to a higher level, if ever. Maybe not right away, pero at least may chance na ma-draft siya at least in the late first round or early second round. Pero kung hindi, he can still go back to the G League. He can still play another year. And I think that's what's gonna happen if in case na hindi maganda yung performance niya dito sa FIBA window. So, I think it's a win-win naman para sa kanya. Although, tatagal yung proseso. And like you said, it doesn't mean naman na kung di siya makapasok ng NBA right away, maybe in the next 2 years, doesn't mean na hindi na siya maglalaro sa NBA forever. So, it's a process. And I think Kai Sotto is just looking at it in a way na he can still get there in as much of possible way. Tsaka ano, what I like about Kai Sotto is months prior to the time na lumipad siya pabalik din sa Pilipinas, he actually committed. And actually, we actually did a video na nagsasabi na hindi na pala matutuloy si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas for now. Pero he remained true to his word. At least hindi siya tumulad kay Kyrie Irving na nagsasabing ano, magko-commit siya sa Celtics and he announced it sa crowd. Tapos, the following season, sabay jump ship siya sa Brooklyn Nets. Hindi magandang pangitain yun. So, at least, ano, we know na Kai Sotto is true to his word na even alam niya yung consequences na mangyayari sa G League career niya, is nag-commit pa rin siya sa Gilas. And ayun na nga yung hinahanap natin sa mga national players natin, di ba? Na naging issue nga kay Lassiter noon. Na, Diyos ko, nagkasipon lang, nagkaubo lang, ayaw na. Parang, ano yan, tol? Anti-vax. So, ayun,
I think kay Sotto is just displaying na ano ba dapat, what it means to be a player for the national team. It's a privilege talaga. And kung siya nga willing siyang i-jeopardize yung career niya, perhaps hindi tayo nag-a-agree, pero he's true to his word na if he is called by the country, ano, he's ready to serve. And I think this is not really jeopardizing his career. Kasi in the end, if he doesn't make it to the NBA, there's still a career for him. Doesn't mean naman na hindi siya makapaglaro sa NBA, it's all over. He can still play in the PBA, he can still play maybe in the EuroLeague or in China or in any other league. May career pa rin na naghihintay para sa kanya given his height and his skills. So it's not the end for him. I think it's just doing what's right for him at this very moment. Okay, so let's move on. Ano ba yung thoughts natin about this one and is he making the right decision? I think this is a double-edged sword. Perhaps kung maganda yung naging performance niya dito, gumanda yung draft stock niya. Kasi nga, wala siya sa NBA radar so far. And I think kung, let's say, bigla siyang pumutok ng 40 points, sana ganun nga yung mangyari. Makikilala siya for sure kasi ilang million ba ang nanonood ng mga FIBA videos, and hindi lang mga Pinoy ang nanonood noon, buong mundo nanonood sa iyo when you get featured in the videos of FIBA in their YouTube channel. So kung maganda yung ipakita niya dito, okay, edi baka makilala siya ng NBA and gumanda pa yung draft stock niya. However, kung makita natin na he's still not mature enough or hindi pa siya ready or minamama pa lang din siya ng mga big men ng kalaban, perhaps it might be a sign na baka hindi siya ma-draft talaga. Though, ano guys, don't worry kasi I'm pretty sure Kai Sotto has a very high chance of ending up in the NBA. Remember, he's a 7'3 skilled big man. Hindi tayo nakakita ng ganyan everyday. And bilang lang sa NBA yung may mga ganong set of physical gifts, tapos may set of talent in basketball. So I'm pretty sure na Kai Sotto will still end up being an NBA player. It's just a matter of when. And I think tama naman yun. And if ever na matagalan yung proseso padating doon, dapat hindi tayo mag-waver sa pag-support natin sa kanya. I think he's making the right choices naman for his career. Although risky tong choice na to, I think meron naman siyang fallback option to go back to the Ignite team. Hopefully, the Ignite team will still welcome him after this, and in the years coming, welcome pa rin siya sa G League, which I think he is given nga yung gifts na meron siya and his skills. Mm-hmm. And eventually, this will lead to him getting into the NBA naman, I think. So yeah, this is still the right decision for Kai Sotto para sa akin. Okay, so for our final thoughts about Kai Sotto, whatever happens, kami sa Palm Hoops Podcast si Jello, 100% sumusuporta kami sa'yo. Definitely. And for the Filipinos out there, I'm pretty sure, siguro nasa 90% sure ako na magiging NBA player to si Kai Sotto. Perhaps he might be undrafted, pero napakadami mga undrafted na bilang sumisikat ngayon sa NBA. So hindi mo rin masasabi na porque hindi siya na-draft, wala nang pag-asa. Tama. Ayun, best example nga doon sinabi mo, Christian Wood, na unfortunately na-injure nitong nakaraan, na that would be a topic for another discussion. Pero ayun, meron pa rin players na nakakapasok kahit undrafted. Hassan Whiteside, for example. Alex Caruso na lang. Mm-hmm. So it's not the end kung hindi siya ma-draft. So huwag tayong mawala ng pag-asa. Let's just hope for the best. And yun, expect the worst na rin if ever. Pero kilala tayo mga Pilipino for resiliency, and I think Kai Sotto is one resilient hell of a monster player. So kung di pa siya makapasok ngayon, I think he'll strive and work hard para makapasok eventually. So I guess that's it for this episode. Make sure to like, comment, share this video, and subscribe. Also, follow us on our social media accounts in Facebook, Instagram, and Twitter. Check nyo na lang yung description. Again, I'm Jem, and this is my partner, Jello. We're Palm Hoops Podcast. See you in the next episode. Peace.